Naranasan mo na ba makulong na mahabang panahon sa isang maliit na silid at madalas na minamaltrato pa ng sariling ama? Panigurado ako na maaawa ka sa sinapit ni Elizabeth Fritzl sa kamay ng sarili niyang ama. Si Elizabeth ay kinulong ng 24 na taon sa kanilang silong ng bahay o bodega. Bago natin ituloy ang kwentuhan ay inaanyahan namin kayong mag-subscribe at huwag kalimutan i-click ang bell icon upang maging updated kayo sa mga videong ilalabas namin. Si Elizabeth Fritzl ay isang magandang dalaga at tubong Amstetten, Austria. At tulad ng pangkaraniwang teenager, siya ay nagbanad din ng buto at namasukan bilang isang waitress. Isang araw, siya ay naglayas at sumama sa kanyang kaibigan at nagtago sa Vienna. Ilang linggo ang lumipas at si Elizabeth ay naibalik rin sa kanyang pamilya. Marahil ay nagtataka ka kung bakit siya naglayas. Ang dahilan, sa edad na 11 anyos pa lamang ay sinimulan na siyang abusuin ang sarili niyang ama. Kaya naman, ganun na lamang ang pagnanais ni Elizabeth na makalayo sa kanilang tahanan. Ang makaiwas sa malademonyo niyang ama. Isang araw ng Agosto taong 1984, nanghingan siya ng tulong ng kanyang ama na si Joseph na ikabit ang isang pinto sa ibaba ng kanilang bahay. Agad naman sumunod si Elizabeth sa utos ng ama. Iyon na pala ang huling beses niyang masisilayan ang sinag ng araw. Nakakita ng pagkakataon ng kanyang ama at gamit ang bimpong may kemikal, si Joseph ay tinakpan ng bibig at ilong ng anak at doon ay nawala ng malay si Elizabeth. Kinaladyad niya ang dalaga papasok sa loob ng basement na walang bintana at ito na nga ang naging kulungan niya sa mahabang panahon. Ilang araw ang lumipas at nabahala na ang ina ni Elizabeth na si Rosemary. Nag-report ito sa police at sinabing nawawala ang kanyang anak. Nag-alala rin ang kanilang mga kaanak at pati na rin mga kaibigan ni Elizabeth. Isang buwan pa ang lumipas ay wala pa rin Elizabeth Fritzl ang nagpapakita. Nais nang matigil ni Joseph ang pag-iimbestiga sa nawawalang anak kaya naman pinilit niya si Elizabeth na sumulat ng liham na nagsasabing siya ay nasa mabuting kalagayan at nakikitra sa isang kaibigan. Sa liham ay nakasaad rin na huwag na siyang hanapin pa ng kanyang magulang kung hindi ay mga ibang bansa siya na malayo sa kanila. Si Joseph naman ay sinabihan ng mga pulis na malamang na sumanib sa kulto ang anak at dahil doon nga sa liham na gawa kuno ni Elizabeth ay natigil ang imbestigasyon. Sa loob ng 24 na taon ay umikot ang buhay ni Elizabeth sa madilim na basement. Tatlong beses sa isang linggo kung dahilan siya ng pagkain ng ama at iba pang pangailangan. Dito naranasan niya ang iba't ibang pang-aabuso ng ama. Nahariyan ang halos araw-araw siyang gasain nito at ayon na rin mismo kay Joseph. May 3,000 beses niyang pinagsamantalaan ang anak. Sinabi pa niya na, "I knew that Elizabeth did not want things I did to her. I knew that I was hurting her, but the urge to finally be able to taste the forbidden fruit was too strong." Sa loob ng 24 na taon, si Elizabeth ay nagsilang ng 7 anak at ang isa nga rito ay namatay matapos ipanganak. Ang 3 sa kanyang mga anak na sina Lisa, Monica at Alexander ay tumira sa kanyang mga magulang na sina Joseph at Rosemary. Ang palusot ni Joseph kung paano niya nakuha ang mga sanggol ay iniwan ito sa harap ng kanilang tahanan o kaya ay sa may damuhan na may kasamang liham mula kay Elizabeth na nagsasabing hindi niya kayang alagaan ang anak at inahabili na ito sa kanila. Ang iba pang niyang anak ay naiwan sa kanya ay sina Kirsten, Stefan at Felix. Nasaklap ang sinapit ni Elizabeth sa kamay ng kanyang ama sa loob ng maliit na basement. Bukod sa panggagasa ay ginugutom rin siya nito. Minsan ay napapaisip na lamang si Elizabeth kung babalik pa ba ito matapos siyang galawin. Isa sa mga hindi niya malilimutan na pangyayari ay madalas na ipanood sa kanya ang malalaswang palabas at matapos ay ipapagawa sa kanya ang mga ito sa harap ng kanyang mga anak upang siya ay pahiyain. Noong 1993 ay nag-request itong si Elizabeth sa kanyang ama na lakyan ang basement na kanilang tinutuluyan dahil lumalaki na rin ang kanilang mga anak. Pumayag si Joseph at doon ay sinimulan ni Elizabeth at ang mga anak ang paghukay ng lupa gamit ang mga kamay. Minsan ay naisip niyang tumakas kasama ang mga bata ngunit natatakot siya sa banta ng ama na ang pintuan palabas ay may trap o patibong na maaring malagay sa peligro ang kanilang buhay. Ang pinto ng lagusan ay mayroon kombinasyon ng numero na si Joseph lamang ang may alam ng passcode. Kailanman ay hindi nakatunog ang ina ni Elizabeth na si Rosemary sa nangyayari sa ibaba ng kanilang bahay. Kampante ito na nasa mabuti ang anak. April 19, 2008, nang pakiusapan ni Elizabeth ang kanyang ama na dalhin sa ospital si Kirsten matapos itong mawala ng malay.
Pinagtulungan ng magama na ilabas ang bata mula sa basement at iyon na ang unang pagkakataon na masilayan ni Elizabeth ang mundo matapos makulong ng 24 na taon. Si Kirsten ay na-diagnose na may malalang sakit na kidney failure. Katulad ng dati, si Joseph ay may dalang liham na mula raw kay Elizabeth na pinakita niya sa mga doktor. Ipinagtaka ito ng mga doktor kung bakit sulat lamang ang pinadala at hindi personal na sinamahan ng ina ang anak na may sakit. Dahil dito, nag-report ang staff ng ospital sa mga pulis. Muli nila binuksan ang kaso ni Elizabeth at sinimulan ulit ang pag-iimbestiga. Iginiit ni Joseph na ang liham mismo ay galing sa kanyang anak at ito ay talagang sumalib sa kulto. Ayon sa pag-iimbestiga ng pulisya ay walang ganong kulto at ang mga liham ay hindi kapanipaniwala ang pagkakasulat na tila bagang pinilit lang. Dahil sa matinding pag-aalala ni Elizabeth ay nakiusap siya sa kanyang ama at noong ang April 26 ay nakalabas siya ng basement kasama ang dalawang anak na si Stefan at Felix. At sa ospital ay kinwestiyon si Elizabeth ng mga polis ngunit hindi raw siya magbibigay ng detalye hanggang hindi pinapangako ng mga otoridad na hindi na niya makikita ang kanyang ama. Matapos mangako ang mga ito ay doon na nga isinalaysay niya ang kanyang naging buhay sa loob ng 24 na taon sa basement. Ilang oras ang lumipas at inabot ng gabi ang pagkuha ng impormasyon kay Elizabeth at noong ang April 26 ay hinuli ng pulisya si Joseph. Edad 73 anyos sa kanyang pangmolestya sa kaanak. Noong March 19, 2009, si Joseph ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong at walang posibilidad na makakuha ng parol. Hindi ito ang unang beses na nahatulan si Joseph Fritzl. Noong 1967 ay ginahasa niya ang 24 na anyos na isang nurse habang wala ang asawa nito. Tinakot niya itong papatayin kapag sumigaw habang hawak ang patalim. Siya rin ang suspect sa attempted rape sa isang 21 anyos sa babae. Nakulong siya ng mahigit isang kalahating taon. Ayon sa psychiatrist na tumingin kay Joseph, siya ay may personality disorder at schizophrenia. Kaya nagawa niya ang mga kalupitan kay Elizabeth. Samantala ang pamilya ni Elizabeth kasama ang kanyang mga anak ay masaya nang namumuhay sa isang sikretong lugar at patuloy pa rin ang psychological therapy para sa kanila dahil sa dinulot na trauma ng matagal na pagkakulong. At dito na nagtatapos ang ating storya. Kung nagustuhan ninyo ito ay mag-subscribe lamang at i-click ang bell icon para maging updated kayo sa mga videong ilalabas namin. Hanggang sa muli mga kabrutal!